Welcome ulit sa panibagong episode natin mga pre. Another day, another vlog. Siyempre, usapang motor ulit tayo. Kung may money talk, siyempre may motor talk din. Are you serious? Eh ano bang klaseng motor ang idadaldal ko ngayon? Pag-usapan natin mga pre itong Maxiscoot na wala pa rin dito sa atin sa Pinas. Kung tayong mga Pinoy pagdating sa mga motor ay siguradong sabik tayo sa mga bagong modelo. Nariyan niya ang bagong labas o bagong modelo ng Yamaha NMAX 155 at Yamaha Mio Aerox 155 with Y-Connect technology na talagang hati ang opinion kesyo mahal daw, overpriced, pero wala namang pambili. Pero meron din naman talagang may gusto nito. Sumabay pa nga si Honda sa bago nilang modelong Honda PCX 160. Hindi naman sa pang-aano, pero aanuhin ko na din. Parang mas marami ang gumagamit sa NMAX at Aerox kaysa kay PCX. Hindi totoo yan. Honda tatak Yamaha at tatak Honda itong dalawang motorsiklong ito, ay mataas pa rin ang porsyento pagdating sa reliability ng dalawang ito. Kaya para sa akin, pareho silang lakasam. Naisip nyo ba na si Yamaha at Honda lang ang naglalabas ng 150cc Maxiscoot dito sa Pinas na talagang tinatangkilik ng mga Pinoy? Although andyan si Kimco, pero over 150cc category ito. Isama na natin si Rusi VMAX RFI 175. Maxiscoot din to eh. Anyway, isa na rin sa dahilan kung bakit mas unang dumami ang user ng NMAX ay mas nauna itong i-release kaysa kay PCX. Hindi totoo yan. Taong 2015 nang i-release si NMAX sa Pinas at 2018 naman si PCX. Mula noon hanggang ngayon ay dalawa pa rin silang Maxiscoot na mortal na magkaribal. At lumabas nga si Suzuki Bergman 125. The Maxi Scooter you can't afford. Ito ang kauna-unahang Maxiscoot sa Pinas na 125cc na busog sa features. Marami ang nag-abang dito kaso ayaw magbigay ng ibang dealer pag cash mo ito bibilhin. Okay, punta tayo sa topic natin. Nakita nyo naman kung ano ang nasa title at thumbnail mga pre. The GPX SYM Drone 150. Sobrang angas ng design mga pre. Pag sinabing GPX, talagang kakaiba ang design nito. Tulad nitong GPX Demon GR200 at GR150. Ibang iba sa design ng ibang brand ng motor. Makikita mo ang sharpness at bawat detalye nito. Si GPX mga pre ay sariling brand ng Thailand. Eh bakit may naka-indicate na SYM sa pangalan nito? Bakit nga ba? Si SYM ay Taiwanese brand, si GPX ay Thailand brand. Ang nangyari ay nag-collab itong dalawang brand na ito. Si GPX ay gumagawa ng motorcycle frame and other motorcycle parts. Pero hindi nito linya ang paggawa ng makina. Ang engine ng GPX ay sa China ginagawa pero ang manufacturer nito ay Thailand at Japan. Ang gulo, di ba? Meaning to say, masasabi natin na hindi pipitsugi motor si GPX. Si Drone 150 ay ang kauna-unahang automatic ng GPX na nilaunch sa Thailand noong November 2020. Isa ito ngayon sa nagiging kakumpetensya ni NMAX. Simula nang nirelease ito sa Thailand, ay talagang pinag-usapan ito ng maraming Pinoy motorcycle enthusiasts, lalo na sa social media. Marami ang umaasang dadating din ito sa Pinas at kung mangyayari yun, ay posibleng matapos ang kasikatan ni NMAX o yung iba pang Maxiscoot dito sa Pinas under the 150cc category. Pero depende pa rin yan. Okay, let's talk about the specification and features ng Maxiscoot na to. The GPX SYM Drone 150 has 149.6cc single-cylinder 4-stroke 2-valve liquid-cooled EFI engine at syempre CVT ang gear system nito. Sa performance ay wala pa itong official na detalye pero hindi rin ito nalalayo sa performance ni Yamaha NMAX dahil 150cc rin ito. Si NMAX ay may output na 15 horsepower and 13.5 Nm of torque. Kaya possible na mas mataas o mas mababa ang performance ni GPX kaysa kay NMAX. GPX Drone 150 can take you farther dahil meron itong 7.5 fuel tank capacity. So, tignan natin ang suspension at ang braking system nito.
Sa front suspension ay naka-telescopic ito at sa likod ay dual spring shock absorber with 3-step adjustable preload. Sa mga ganitong suspension ay mas smooth ang ride at mas better ang handling. Front and rear ay naka-disc brake at meron itong CBS o combined braking system. Para pag pumreno ka ng biglaan sa front ay pwedeng sumabay din ang likod sa biglaang pagkakataon. Si Drone 150 ay medyo malaki kay NMAX. May haba itong 2,000mm, may lapad na 760mm at taas na 1,115mm. At ang seat height nito ay 780mm at ang ground clearance ay 107mm. GPX Drone 150 ay gawa sa aluminum material, kaya medyo mabigat ito sa timbang na 140kg. Mas okay rin ito, mas mabigat, mas stable ang ride. Hindi maikakaila na ang itsura nito ay sporty, elegante at syempre head turner din itong maxi scoot na to. Simula sa front view nito ay talagang makikita ang pagka-futuristic nito. Below the windshield ay meron itong twin full LED headlights at meron itong Y-shaped LED daytime running lights. Ang signal light ay LED rin, same with the tail light, LED rin ito. Komportable ka rin sa seat nito, sa lapad ba naman nito, at meron itong 18 liters under seat compartment. Nakasya ang isang full face helmet. Meron itong 14 inches alloy wheels at tubeless tires na rin ito. Meron din itong features na smart key system. At hindi lang yan, ang malupit dito mga pre ay meron itong burglar alarm. Itong alarm na to ay sensor kung saan ay pwede ma-detect ang movement at may malakas na alarm. At meron itong backup key sa smart remote nito in case na malobat ang battery sa remote. Pagdating sa instrument panel nito ay fully digital multicolored LCD ito at kumpleto ang info tulad ng speedometer in both mph and kilometer per hour. At narito rin ang tachometer, fuel gauge, clock, trip meter, oil check and more. Siguradong hindi ka malolobat sa long ride nyo ng jowa mo dahil meron itong USB charging port. All in mga pre, talagang sulit itong maxi scoot na to, hindi lang sa forma, pati na rin sa features ay panalo to. Pagdating sa pricing mga pre, ang SRP nito sa Thailand ay nagre-range ng 65,900 baht to 70,800 baht. Na kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay 104,870 pesos to 112,668 pesos. Wala pang chismis kung kailan ito lalapag sa Pinas. Talagang kaabang-abang itong maxi scoot na to mga pre. Siguradong mas mura to sa leading brand ng maxi scoot ngayon dito sa Pinas. So yun nga mga pre ang SYM GPX Drone 150. Hanggang dito na lang muna mga pre. Kung good sa'yo tong video na to, please do subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat, always ride safe.